Hello guys, Pastor Anthony Bulkas. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the faith. Godspeed. Amen. Magandang gabi mga kapatid at salamat sa Panginoon na tayo ay muling nagsama-sama upang manalangin sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, makibukas kayo sa 1 Corinthians 2 verse 4 hanggang verse 5. Ang sabi dito, "And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God." At ito yung gusto nating i-emphasize din na kung saan ang tinatayuan nga natin na karunungan at kaalaman ay nakabase sa salita ng Diyos. Kasi minsan nga ang nangyayari sa atin, ang sinasabi natin, kasi yun yung sinabi ni Pastor So-and-so, ni Dr. So-and-so. Wala namang problema po yung mga sinasabi ng mga kapastoran at ng mga taong merong pinag-aralan, lalo na pagdating sa alarangan ng salita ng Diyos, okay naman po yun. Ngunit, ang kailangan nating panghawakan ay yung sinabi ni Mark, sinabi ni Luke, o yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yan dapat yung ating tayuan at panindigan at maging doktrina sa ating pananampalataya. So sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat Lord, nakita namin sa iyong salita na ang nais mo, kami ay patuloy na lumago sa kaalaman at karunungan ng iyong mga salita, Lord God. Marami din po salamat sa mga taong nagtuturo sa amin. Ngunit ang dalangin namin, Panginoon, mas panghawakan namin ang sinabi mo sa salita mo at hindi yung sinasabi ng mga taong ginagamit mo, Lord God. Salamat po, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So again, muli mga kapatid, hindi po natin sinasabing huwag natin painggan yung mga kapastoran, yung mga taong merong mataas na pinag-aralan sa larangan ng salita ng Diyos. Ang sinasabi lang po natin, ang pwede nating panghawakan at panindigan ay yung salita ng Diyos mismo at hindi yung sinasabing opinion ng mga taong nagtuturo nito o yung mga taong may pinag-aralan patungkol dito. Doon tayo tumutok sa salita ng Diyos. Dahil yun, hindi magkakamali. Ang tao po ay pwedeng magkamali. Salamat. Godspeed. Please like, share, and subscribe. Yay! Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Tiyak, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon. At huwag tayong sumuko dahil alam natin konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to, wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos, tagumpay tayo. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Kung saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure use sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun ka yung mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng
gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng ganitong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!